Kamusta mga ka-anime? Sa video na to, ay sasagutin ko ang ilang katanungan ng ating mga ka-anime. Pero bago yan, kung bago ka sa aking channel at mahilig ka sa usapang anime, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga future upload natin. Ang unang katanungan ay nanggaling sa ka-anime natin na si Jess Palor. Ang kanyang tanong ay kung ano ang nangyari sa huling laban sa anime series na iShield 21. Ang iShield 21 ay isa sa pinakamagandang sports anime series na ginawa. Natapos ang serye ng talunin ng Demon Devil Bats ang Ojo White Knights at nagkaroon ng pagkakataong maglaro sa Christmas Ball. Isang taon ng patimpalak sa larangan ng football. Sa manga naman ay nagpatuloy ang kwento na ipanalo ng Demon Devil Bats ang Christmas Ball at naging pinakamahusay na kupunan sa bansa. Matapos manalo sa Christmas Ball ay inanyayahan ng Japan na maglaro sa American Football Youth World Championship. Ang chairman ay gumawa ng iba't ibang hakbang upang ihanda ang miyembro na sasali sa Team Japan. Upang makapili ng pinakamagaling ay hinirang sina Sena, Monta, Takeru at Taka na mamahala sa pagre-recruit ng manlalaro. Agad naman nagpresenta si Agon sa grupo nang malaman na tatanggap ng 3 milyon dolyar ang tatanghaling MVP. Nagsagawa ng ilang tryout upang makapili ng manlalaro. At sa final tryout ay inanunsyo ang mga maglalaro sa World Cup. Ang pangunahing miyembro ay si Nasena, Taro, Ryokan, Yuichi, Musashi, Takeru, Taka, Kureji, Reisuke, Sijuru, Haruto, Makoto, Agon, Ikyu, Gondayu, Rikiya, Reiji, Shin, Riku, Jo, Hayato, Kotaro, Kenjo, Shun, Mamoru at Akira. At ang mga backup naman ay si Narui, Ichiro, Kasuki, Koji, Shosu, Taikichi, Natsuhiko, Hiromi, Buharu, Hiroshi, Ken, Onihei, Taiga at Ganjo. Ang unang nakalaban ng Team Japan ay ang Team Russia at madali nilang naipanalo. Sa semifinals naman ay nakalaban ng Team Japan ang Team Germany at madali din nilang naipanalo. Naabot ng Team Japan ang panghuling laban sa Team America kung saan naging tabla ang laban at ang parehong kuponan ang nagwagi. Ngunit ang parehong kuponan na hindi nasiyahan dito at nagpasya na gumawa ng panibagong laban na nagdulot ng kaguluhan sa mga opisyal kung kaya pinatigil ito at idineklara na si Panther ng Team America ang nagwagi bilang MVP. Sa huli ay naging kapitan si Sena ng Demon Devil Bats habang nagpasya naman si Hiruma, Musashi at Kurita na magtungo sa iba't ibang mga universidad upang bumuo ng kani-kanilang kupunan at ang kanilang layunin ay manalo sa Rice Bowl. Ang sunod na tanong ay nanggaling kay Vash Suarez. Ang kanyang tanong ay tungkol sa top list ng favorite anime ko. Ang listahan ng favorite anime ko ay ang sumusunod. Hunter x Hunter, Slam Dunk, One Piece, Full Metal Alchemist, Naruto, Code Geass, Fushigi Yugi, Lupin the Third, Inuyasha, at Death Note. Ang susunod na tanong ay galing kay Toy TV. Ang kanyang katanungan ay tungkol sa klase ng Devil Fruit sa anime series na One Piece. Alamin natin ang sinumpang prutas sa palabas na One Piece. Ang One Piece ay may tatlong klaseng sinumpang prutas o devil fruits na nagbibigay ng iba't ibang uri ng abilidad sa karakter ng One Piece. Matapos nila itong kainin o makain, ngunit ang sinumang kumain nito ay mawawala ng kakayahang lumangoy sa dagat. Ang tatlong devil fruits ay tinatawag na Paramecia type, Zoan type at Logia type. Paramecia type devil fruit. Ang sinumang kumain o makakain nito ay magkakaroon ng abilidad na baguhin ang anyo ng katawan nila na siya nilang gagamitin bilang sandata. Kaya din itong manipulahin ang paligid. Halimbawa na lang ang kapangyarihan ng main character ng palabas na si Monkey D. Luffy. Matapos niyang kainin ang devil fruits na Gumi Gumi Nomi, inagawa niyang i-stretch ang parte ng kanyang katawan na tila parang isang rubber. Sumunod na halimbawa ng Paramecia type ay si Nico Robin. Matapos naman niyang kainin ng Hana Hana Nomi, ay nagawa niyang paramihin ang kanyang kamay
at kung saan-saan ito lumalabas. Bara-bara Nomi ni Buggy the Clown, na nagkaroon ng abilidad na machap-chap ang parte ng kanyang katawan. At ang Gora-Gora Nomi na nakain naman ni Whitebeard, na nagbigay sa kanya ng kakayahang manipulahin ang panahon at isa ito sa itinuturing na pinakamalakas na paramecia type. Zoan type Devil Fruit. Ang mga nagmamay-ari o kumain ng sinumpang prutas na ito ay magkakaroon ng abilidad na baguhin ang anyo mula sa tao sa pagiging hayop at gamitin ang kakayahan nito. Hindi lang mga hayop ang kaya nitong ma-transform, kundi maging isang mythical creature gaya ng isang phoenix o mga instinct na hayop gaya ng mga dinosaur na itinuturing ding rare type. Mga halimbawa na meron nitong kapangyarihan ay ang karakter na si Chopper na nakakain ng Hito Hito Nomi, si Drake X, isa sa 12 pirata na itinuturing na Worst Generation, ay nakakain din ng sinumpang prutas na Ryuryu Nomi, isang Asian Zoan type devil fruits na nakapagpa-transform sa kanya bilang isang dinosaur. At si Queen na isang all-star of Beast Pirates ay nakakain ng isang Ryuryu Nomi na katulad ng kay Drake na may kakayahan ding mag-transform bilang dinosaur. Marco the Phoenix, isa siya sa pinakamalakas na Beast Pirate na dating First Division Commander ng Whitebeard Pirates. Taglay niya ang sinumpang prutas na Tori Tori Nomi, isang mythical Zoan type devil fruits na nakapagbibigay sa kanya ng kakayahang makapag-transform sa isang phoenix at may kakayahang lumipad. Si Katrina Devon, ang kapitan ng Six Ship Blackbeard Pirates, na nakakain ng sinumpang prutas na Inu Inu Nomi, na nagbigay sa kanya ng kakayahan ng isang Nine-Tail Fox, Logia type devil fruits. Ang sino namang makakain nito ay magkakaroon ng kapangyarihan ng elemental basis at itinuturing din itong sinumpang prutas na mahirap hanapin. Halimbawa ng mga pangyayaring ito ay si Portugas de Ace. Sino bang hindi nakakakilala kay Ace? Siya lang naman ang isa sa tinuturing na kapatid ng main character ng palabas. Taglay niya ang sinumpang prutas na Mera Mera Nomi na nagbigay sa kanya ng abilidad na manipulahin ang apoy. Sa Kasuki na mas kilala bilang Fleet Admiral Akainu. Taglay naman niya ang malakas na sinumpang prutas na Mago Mago Nomi o Magma Magma Devil Fruit. Nagagawa naman itong palabasin ang magma sa kanyang katawan o maging isa siyang magma mismo. Si Sabo, ang Chief of Staff at Second Commander of Revolution Army na nagtataglay ng sinumpang prutas na Mera Mera Nomi ni Ace matapos itong mamatay. Ang susunod na katanungan ay galing kay Nadine Jafar. Ang kanyang tanong ay kung saan mapapanood ang Tagalog anime. Ang Tagalog dub anime maaaring mapanood sa Facebook at YouTube, ngunit limitado lamang at hindi kumpleto. Maaaring mo ring mapanood ang Tagalog dub sa mga Tagalog website kagaya ng Anime Revival at Anime Libangan. Pero kung gusto mong panoorin at makita ang kumpletong listahan ng mga latest na anime, maaaring mong tingnan ang mga anime website na hindi man Tagalog dub ay may English subtitle naman. Ang mga website na ito ay Nine Anime, Gogo Anime, Crunchyroll, Kiss Anime, Anime Heaven, Anime Freak, Anime Daw, Sha Anime, Funimation at Hulu. Maaari mo ring mapanood at subaybayan sa telebisyon o di kaya sa Netflix. At ang huling paraan upang mapanood ito ay sa pamamagitan ng panonood sa DVD. At ang huling katanungan ay nanggaling sa ka-anime natin na si Bronx 1984. Ang kanyang tanong ay kailan ipapalabas ang season 2 ng Slam Dunk at kung i-upload mo din ang video nun. Ang Slam Dunk anime series ay natapos sa pagpunta ng koponan ng Kainan at Shohoku sa pagdarausan ng Inter-High Championship o National High School Tournament. Sa manga naman ay nagpatuloy ang istorya. Sa unang round ay nakalaban ng Shohoku ang Toyotama at naipanalo ito ng Shohoku. Sa ikalawang round naman ay nakalaban ng Shohoku ang Sanohai at muli itong naipanalo ng Shohoku. Sa ikatlong round naman ay nakalaban ng Shohoku ang Aiwa Academy, ngunit ang Aiwa Academy ang nanalo. At nakuha ng Shohoku High ang 8th pwesto sa Inter High. Samantala, ang bidang si Hanamichi ay kasalukuyang nagpapagaling sa isang ospital at hindi muna makakalaro. Ang season 2 ng Slam Dunk ay maaari sanang i-produce anumang oras, ngunit ang nais ng anime producer ay baguhin ang istorya sa dulo at gusto nilang ipabago ang resulta ng Inter High Championship. Bagay na tinanggihan ni Takehiro Ino na siyang gumawa ng manga. At hanggang hindi binabago ni Takehiro ang istorya ay mananatili ito sa manga.
At nakakalungkot isipin na ang magandang anime series na ito ay wala ng karugtong. Ganun pa man, kung gusto nyo ng kumpletong istorya ng Inter High, i-comment nyo lang niya sa baba at gagawan ko ng panibagong video. Sana ay nagustuhan mo ang aking video. At kung nagustuhan mo, i-like mo na yan at i-share sa iyong mga kakilala. At kung may anime ka pa na gusto mong pag-usapan natin sa susunod, i-comment mo na yan sa baba at agad kong tutugunan. Hanggang sa muli, paalam! Shoutout nga pala sa mga ka-anime natin na sina Bogus TV, Reynald Rojas, Moto Gaming, Edgar Jaed Alunday, at YouTube Fake.